Malalim na ang gabi nang mapag-usapan ng mag-asawang si Clementine at Cloud ang tungkol sa anak nila. Isang linggo na itong problema ng mag-asawa lalo na't nang makumpirma na magdadalawang buwan ang buntis si Faith. Sinubukan ng mag-asawa na paaminin ang babae kung saan at kailan ito nangyari, ngunit naging tikom ang bibig nito. Mahal, sigurado ka bang tatanggalan natin ang mana at perang hudas mong anak? Paano kung magutom siya sa labas at walang makitang trabaho? Reklamo ni Cloud sa asawang ilang linggo na ang init ng ulo dahil sa anak. Sa tingin mo ba, ulap, may pakialam pa ako kung saan pupulutin ang hudas mo ring anak? Binuntis niya si Faith, tapos ahasta siyang parang sukdulan ng galit niya sa babae? Hayaan mo siyang matuto sa buhay. Masyado nang humahaba ang sungay ng isang yon. Sagot ni Clementine sa asawa bago ito pumaling pa kanan. Pero mahal, paano si Faith? Ipapakasal ba natin sila? Sa atin si Faith, ako na ang bahala sa pinagbubuntis niya. Hayaan mong gumawa ng paraan ng anak mo. Masyado mo kasing in-spoiled kaya naging matigas na ang ulo ng isang yon. Iritableng sagot muli ni Clementine sa asawa. Isang linggo na rin ang palayasin niya ang anak na si Rain dahil sa ginawa nito kay Faith. Paano kung gumawa ng kalokohan ang anak natin? Paano kung masaktan niya si Faith? Naging seryoso na ang usapan ng dalawa at kahit si Clementine ay napaisip sa tinanong ng asawa. Kapag dumating ang araw na yan, mahal, ako mismo ang maglalayo sa kanilang dalawa. Tatawanan ko pa yung anak mo kapag nagmakaawa sa akin. Tatadta rin din kita ng pinong-pino kapag nalaman kong tinulungan mo siya. Saad ni Clementine na may halong pagbabanta. Bakit ko naman gagawin yun? Hayaan nating magdusa ang anak natin. Minsan kailangan din niyang matuto sa mahirap na paraan. Dapat lang. Kaya gusto ko bukas na bukas rin. Ilipat mo lahat ng kayamanan niya sa pangalan ni Faith. Panoorin na lang natin ang gagawin ng hudas nating anak. Masyado na siyang namumuro sa akin. Sambit ni Clementine sabay ngisi ng nakakaloko. Pinatanggal niya ang mana nito pati na rin ang pera sa bangko ng anak. Inalis na rin niya ng karapatan sa kumpanya kaya ang tanging meron na lamang si Rain ay ang natitirang salapi sa bulsa. Hindi kailanman mapapayagan ni Clementine na maging isang gagawang anak. Kaya ngayon pa lang ay gagawin niya ang lahat upang matuto ito sa buhay. Sana nga, mahal. Matuto ang anak natin. Sana. Sagot ni Cloud bago ito yumakap ng mahigpit sa asawa. Sa kabilang banda naman ay si Reyna nang gagalaiti sa galit dahil hindi na siya makapasok sa sariling kumpanya. Maski ang mga credit cards niya ay nakasara na rin. Mabuti na lamang at hindi kinuha ng kanyang magaling na ina ang kondo niya rito sa may Makati. Pare, anong plano mo niyan? Mukhang beast mode si tita dahil sa ginawa mo sa nag-iisang alaga niya. Bakit mo naman kasi binuntis si Faith? Saksakan ka pa ng galit sa babaeng yun tapos malalaman ko ngayon na buntis siya? Sabi ng kaibigan ni Reyna si Ricky. Ito kasi ang nilapitan ng lalaki nang mapag-alaman niya ang ginawa ng ina. Wala akong alam na magbubunga ang isang beses na pagkakamali na yon, Ricky. Lasing kami pareho ng gabing yon, kaya hindi ko rin alam na nangyari yon. Ano yon, pare? Bigla na lang gumalaw ang mga kamay mo at nagawa mong hawakan ang kinakapatid mo? Malaking problema yan, lalo na't kilala ang pamilya mo. Hindi ka basta-basta makakabalik sa dati mong buhay. Umiiling-iling pa si Ricky nang sabihin ito. Sa tingin ko ang kailangan mo nalang gawin ay ang pakasalan ng kinakapatid mo. Hindi mo naman siya kapatid, hindi ba? Yun lamang ang paraan para ibalik ang mana na meron ka. Isipin mo na lang din na instant daddy ka na. Napakaganda ni Faith, pare. Hindi ko nga maintindihan kung bakit galit na galit ka sa kanya. Dagdag pa ni Ricky habang iniisip kung ano ba ang dahilan ni Rain kung bakit sukdulan ang galit niya sa dalaga. Parang hindi mo naman alam ang kwento ng pamilya ko. Ina niya ang may kasalanan kung bakit nasaktan ng mami ko. Tapos ay aalagaan niya ang anak nang nagpahirap sa kanya. Masyadong anghel ang mami ko, Ricky. Ayoko nang nasasaktan siya. Pero hindi kasalanan ni Faith ang kasalanan ng mami niya, Rain. Hindi naman niya kagustuhan na isilang sa ganong klaseng ina. Kaya hindi mo rin masisisi ang mami mo kung bakit niya inalagaan si Faith. Isa pa, pare. Napakabuting babae ng kinakapatid mo. Sabi pang muli ni Ricky na mas lalong nagpasiklab sa nagpupuyos na damdamin ni Rain. Mabuting babae? Kung mabuting babae siya, alam niya dapat kung kailan aalis sa poder namin. Asik niya na mas lalong nagpagresibo sa binata. Inisang lagok niya ang laman ng bote sa harapan niya.
Sa tuwing nakikita ni Rain ang maamong mukha ni Faith, lalong nagiinit ang ulo niya. Pakiramdam niya isa itong lason dahil hindi ito mawala-wala sa kanyang isipan. Lalo na't gusto pa ito ng lahat ng tao maski na ang mga kaibigan o nakakakilala rito. Bahala ka pare, basta ako binalaan na kita. Huwag sanang humantong na pagsisihan mong lahat ng gagawin mo sa kanya. Sabi nga nila, huwag na huwag mong sasaktan ng babaeng may mabuting loob. Masakit ang ganting balik niyan. Dagdag pa ni Ricky bago pa simpleng kinabig ang isang bote ng alak dahil baka malasing na naman si Rain at bigla itong magwala. Huwag mo akong turuan pare. Pinagsasabihan ka lang pare, baka pagsisihan mo pa yan. Sambit ng kaibigan. Inismira na lamang siya ni Rain at pinagsawalang bahala ang babala ng kaibigan. Wala siyang papakinggan kundi ang sarili dahil ito ang tamang gawin upang mawala na sa landas nila ang babaeng bunga ng pagkakamali. Ibinuhos na lamang na rin ang hinanakit sa paglagok ng alak. Bukas na bukas rin ay aayusin niya ang lahat. Kahit ang kapalit nito ay ang pakikisama niya sa kinamumuhian na babae. Kung kinakailangan niyang wasakin ang dalaga upang umalis na ito sa buhay nila, ay gagawin niya. May paghiganti lamang ang pinakamamahal niyang ina. Kinabukasan, maagang pumasok si Faith sa trabaho dahil kailangan niyang tapusin ang mga nakatambak na trabaho. Wala na siyang naging balita kay Rain at hindi naman nagalit ang mga magulang na kumukupkup sa kanya. Suot ang isang simpleng itim na slacks at long sleeves at payapang pumasok si Faith sa kumpanya. Hindi pa siya nakakapasok ng tuluyan sa loob ng kumpanya nang harangin siya ni Rain. Mag-usap tayo, Faith. Sambit ng binata sa baritonong tinig na nagbigay ng kakaibang kaba kay Faith. Para saan, Rain? Okay lang ba kung mamaya na lang? Kasi may mga trabaho pa akong dapat unahin. Aniya sa banayad na tinig upang hindi mainis sa kaniyang lalaki. Ngunit nagkakamali siya. Presensya pa lang niya ay iritasyon na para sa lalaki. So tingin mo ba gusto kong makausap ka? May kailangan lang akong sabihin sa'yo. Kaya tara na. Pero may trabaho nga kasi ako ulan. Bakit ba ang kulit mo? Irritableng bulalas ni Faith dahil sa iritasyon na kaniyang nararamdaman. Kahit siya ay nagulat sa naging reaksyon niya dahil madalas ay nagiging sunod-sunuran siya. Marahil dala ng pagbubuntis niya kaya siya tumatapa ngayon. Anong tinawag mo sa akin? Tanong pa ni Rain sa hindi makapaniwalang boses. Wala, mamaya na lang tayo mag-usap dahil marami pa talaga akong trabaho na nakatambak. Fine, hihintayin kita. Desidido talaga si Rain kaya wala nang nagawa si Faith kundi ang hayaan ito. Pumasok siya sa loob ng kumpanya na kabado 20. Sinalubong pa siya ng kaibigang si Drake na may dalang bulaklak at tsokolate. Nginitian pa siya nito ng sobrang lapad na para bang nabuo ang araw nito nang makita siya. Good morning, Tadhana. Nakikita mo ba tong bulaklak at tsokolate? May nag-iwan na naman sa locker ko. Sayo na. Sambit ng kaibigan sabay abot sa dala niya. Kuminang na parang bituin ang mga mata ni Faith nang makita ang tsokolate at bigla na lamang siyang nakaramdam ng paglalaway. Grabing maglaway, Mi. Parang hindi ka kumakain ng tsokolate ah. Biro pa ng kaibigan sabay pisil sa matambok niyang pisngi. Natutuwa lang ako kasi may chocolate na naman ako. By the way, alam mo na ba ang balita? Tinanggalan na ng manang CEO ng kumpanya natin, si Mr. Agoncillo, ang bagong boss natin ngayon. Chismis pa ng kaibigan. Nangunot ang kilay ni Faith dahil ang akala niya ay biro lamang ng mga magulang ni Rain. Dahil sa nalamang balita, dali-dali siyang naglakad palabas ng building upang hanapin si Rain. Naabutan naman niya ito sa may parking lot habang naninigarilyo. Rain! Malakas pang tawag ni Faith sa pangalan ng binata. Tumingin naman ito sa kanya na nagtataka. Pero kalaunay lumapit pa rin ang binata pero bigla na lamang sumama ang itsura nito. Nakatitig kasi ang magagandang mata niya sa hawak ni Faith. What? Malamig pa niyang saad. Totoo bang inalisan ka talaga ng man at posisyon sa kumpanya? Bakas ang pag-aalala ni Faith. Ngunit walang kwenta ito para kay Rain. Ngayon mo lang nalaman? Ano sa palagay mo? Palalagpasin ako ng mga magulang ko? Kaya nga gusto kitang makausap ngayon dahil gusto kong pakasalan mo ko.
Para naman itong bomba na sumabog sa loob ng utak ni Faith. Bigla ding nangasimat na suka ang itsura niya habang nakatitig sa kanya si Rain. Ang kapal naman ng mukha mong mandiri sa akin ha. Para sabihin ko sa'yo, kung di ka lang buntis ngayon, hindi ko isasakripisyo ang sarili ko. Sa tingin mo ba gusto kong makasal sa may saltik na tulad mo? Hindi ko nga makayanan ang amoy ng paa mo, pati ba ang ugali mo? Bira ni Faith na mas lalong nagpangiwi sa mukha ni Rain. Ang kapal ng libag mo, Faith ah. Nahiya ang amoy ng kilikili mo sa paa ko. Bira din ni Rain sa babae. Nasaktan si Faith dahil sa sinabi ni Rain. Kitang-kitang sakit sa mga mata ng babae. Bahagyang kinabahan si Rain lalo na ng mangilidang luha ni Faith sa magkabilang mata. Nauna kang mamersonal, Faith. Tapos ikaw pang may ganang umiyak. Uuwi na ako. Garalgal na rin ang boses ni Faith at tatalikod na sana upang umalis nang pigilan siya ni Rain. Aminado si Rain na sensitive ang mga buntis at malalagot siya sa ina kapag umuwi ito ng may sama ng loob. Mag-usap muna tayo bago ka umuwi. Malumanay na ang pagsasalita ni Rain sa mga oras na to. Tumahan naman si Faith at nagpatianod ng hilahin siya ni Rain papasok ng sasakyan. Wala na silang pansinan hanggang sa makarating sila sa kondo ni Rain. Ito ang unang beses na nakapasok ang dalaga sa kondo ng binata. Ngunit na wala ang kaninang excitement niya nang makitang malinis ang buong kondo. What the hell? Nasaan ang mga gamit ko? Hiyaw ni Rain dahil ang magarabong kondo niya ay walang laman. Ang natira na lamang ay ang mga kumpul niyang damit na nagkalat sa lapag. Sinatita bang may gawa nito? Naibulalas ni Faith dahil maski siya ay hindi makapaniwala. Sino pa nga bang maglalakas loob na alisan ako ng lahat? Nagsisimula na talaga sila. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Faith. Gusto kong pakasalan mo ako para sa anak natin na nabubuo ngayon sa loob mo. Isipin mo na lang na arranged marriage to. Diretsahang sambit ni Rain sa dalaga. Hindi nagulat si Faith sa gusto ng lalaki. Ito naman kasi ang magandang paraan sa pagkakataong ito. Pero hindi mo naman ako gusto. Galit ka nga sa akin dahil anak ako nang sumira sa pamilya mo, hindi ba? Ayoko na pati ang anak ko ay madami sa kalokohan mo. Seryosong sad ni Faith habang taimtim na nakatingin kay Rain. Ayokong lumaki ang mga anak ko nang walang ama, Faith. Ang pamilya ko ang inspirasyon ko. At balang araw ay gagayahin ko para sa pamilya ko naman. Sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan mo ko. Bukas na bukas rin. Sambit ni Rain. Wala nang nagawa si Faith kundi hayaan ito sa gusto niya. Wala na siyang magagawa dahil may karapatan din ito sa magiging anak nila. Ito rin ang magandang solusyon sa problema nila ngayong dalawa. Ngiting tagumpay si Clementine ng mabalita ang pinakasalan ng magaling niyang anak si Faith. Ibinalik na rin niya ang mga sasakyan at iba pang ari-arian ng anak. Niregaluhan pa nilang mag-asawa ng bagong mansyon kung saan sila titira kasama ang mga anak. Sigurado ka bang dito tayo titirang dalawa? Ang laki-laki tapos tayong dalawa lang? Pagtatanong ni Faith nang makapasok sila sa bagong mansyon. Mas malaki ang mansyon ni Daddy at Mommy, Faith. Dumi lang tong mansyon sa mansyon nila. Hindi na masama para sa ating dalawa. Sagot naman ang asawa na niyang si Rain habang bit-bit ang mga maleta. Pati ba sa kwarto hiwalay tayo? O magstay tayo sa isang kwarto lang? Nahihiya pang tanong ni Faith bago pinamulahan ang pisngi. Magtatabi, dahil kilala ko sina Mommy. Paniguradong nakakandado ang ibang guest room. Tulad ng sinabi ni Rain, nakakandado nga ang limang guest room. Dumiretso silang dalawa sa master's bedroom at naroon ang napakalaking kama. Modern design ng buong bahay, kaya swak sa panlasa ni Faith. Mabilis pa siyang tumakbo at tumalon sa malaking kama. Hoy! Huwag kang hihiga kung hindi ka pa naliligo. Ayokong mga timamayang matutulog ako. At utang na loob, Faith. Ugaliin mo naman ang maligo. Suway pa rin Rain sa kanya. Naliligo naman ako ah. Oo, isang beses sa isang linggo. Nangangamoy ka na nga kaya maligo ka na. Bago ka humilata dyan. Pupunta na muna ako sa kusina para magluto ng hapunan. Bumaba ka na lang. Nagtatakang napatingin si Faith sa asawa dahil parang ibang tao ito. Madalas man siya nitong pagsalitaan ng hindi maganda ngunit kabaligtaran naman ang ginagawa.
Mas maalaga ito ngayong sinusunod talagang lahat ng gusto niya. Hindi man niya gustong aminin ngunit unti-unti na siyang nagugustuhan ng puso niya. Tumagal ng isang oras si Faith sa loob ng banyo dahil naglalaro pa ito ng bula. Pagbaba niya, naabutan niya si Rina patapos na sa pagluluto. Isang simpleng nilagang baka at chop suey ang niluto ng asawa para sa kanya. Meron pang fresh buko juice. Kumain ka na, pagkatapos ay matulog ka na. May mga trabaho lang akong dapat gawin. Ubusin mo lahat ng yan. Huwag mong iisipin na tumataba ka dahil hindi naman maganda ang katawan mo. Bira pa nito sabay halik sa noo niya bago umalis. Naiwan si Faith na may malaking ngiti sa labi. Ang nasa isip na lamang niya ay ito na ang simula ng pagbabago ng lalaki. Pagbabago nga ba o panibagong sakit na madudulot nito sa kanya? Tatlong araw pang lumipas at daig pa nilang aso't pusa sa dalas nilang magbangayan. Pinatigil na rin siya ng asawa upang makapag-focus sa pagbubuntis kaya naiwan si Faith sa mansyon. Ano kayang magandang gawin ngayon anak? Naiinip si mami. Parang gusto kong kagatin ng pisngi ng daddy niyo. Kausap ni Faith sa impis pang tiyan. Bigla ding pumasok sa isipan ng makinis at maputing pisngi ng asawa. Hanggang sa hindi na nakatiis si Faith at tinawagan ang numero ng asawa upang pauwiin. Tambak ang trabaho ni Rain dahil sa naiwang trabaho ng asawa. Wala din siyang bagong sekretarya dahil hindi pa siya nakakahanap. Pasado alas dos na nang marinig niya ang pag-vibrate ng cellphone sa ibabaw ng mesa. Pinindot lamang niya ang answer button at bumalik sa ginagawa. Ulan. Pagsisimula ni Faith sa kabilang linya kasabay ng pagsinghot. Tumigil naman si Rain sa ginagawa dahil sa narinig. Umiiyak ka ba? Hindi. Bakit ka napatawag? May sasabihin ka bang importante? I'm sorry, medyo busy ako ngayon. I will call you back later. Umuwi ka ngayon din, Ulan. Utos ni Faith na nagpatigil kay Rain sa ginagawa. Hindi man niya kaharap ang asawa ay bigla na lamang otomatikong tumaas ang kilay niya. Gusto kong... Bulong at putol pa nitong sabi. Ang ano ang gusto mo? Wait, utang na loob. Sabihin mo na kung anong gusto mo dahil nagiinit ng ulo ko sa'yo. Gusto kong... Kagatin ang pisngi mo kaya umuwi ka na ngayon din. Saad ni Faith. Natulala sandali si Rain dahil hindi niya maproseso ang sinambit ng asawa. Gusto mong kagatin ang pisngi ko? Are you out of your mind, Faith? Hindi ako marshmallow na pwede mong kagatin. Singhal niya. Hindi nagsalita si Faith sa kabilang linya, ngunit maririnig ang singhot at tagulgol ng babae, tsaka namatay ang tawag. Napahilamos na lamang ng mukha sa Rain bago kinuha ang susi ng sasakyan at umuwi na sa mansyon. Naging sunod-sunod ang paglilihi at request ni Faith kay Rain. Minsan ay wala sa Pilipinas ang gusto nitong pagkain, bagkus na sa ibang bansa. Namumula at nagsusugat na rin ang pisngi niya dahil sa madalas na panggigigil nito sa kanya. Ngayon lamang siya nakatakas sa babae. At narito siya ngayon sa bar upang magpalamig ng utak. Pare, long time no see. Balita ko magkakapamilya ka na. Sa lubong ng bagong dating na binatang, hindi namumukha ni Rain. Oh, my bad. Ako nga pala si Solomon, ang dati mong college mate at dating manliligaw ni Faith. Pagpapakilala pa ng lalaki at humagikik na para bang may nakakatuwa. Nasaan na pala si Faith, pare? Umupo pa ito sa katapat na upuan ni Rain. Nakaramdam din ng tensyon si Ricky na nasa tabi lang ni Rain. Bakit mo hinahanap ang asawa ko? Malamig pa sa yelong sabi ni Rain. Napangiti pa siya nang makita ang pagkagulat sa mga mata ng lalaking nasa harapan. Paano? Hindi ba magkapatid kayo? Ang sabi sa akin ni Faith ay kuya ka niya. Tila nang iinsulto pa ang pagkakasabi ng binata kay Rain. Napansin agad ni Ricky ang pagbabago sa mood ni Rain, kaya mabilis niyang hinawakan ang balikat nito. Pinapakalma na huwag bangasan ng lalaking nasa harapan. Hindi sila totoong magkapatid, pare. Isa pa, bakit ka narito sa table namin? You're not welcome here. Pasimple ngunit pampe-personal ni Ricky sa lalaki. I'm sorry, pare.
Gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo. Tagal nating hindi nakita. Matigas pa rin ang mukha ng lalaki at hindi ito marunong makiramdam. Naging tikom ang bibig ni Rain sa usapan ng dalawa at ang nasa isip ay kung paano siya uuwi sa bahay. Ang plano niyang pasakitan ng asawa ay nag-backfire sa kanya dahil siya ngayon ang naghihirap. Sa sobrang frustration ni Rain, napahilamo siya ng mukha at siya namang pag-vibrate ng cellphone niya. Pangalan pa lang ng message, kumabog na ang dibdib niya, lalo na nang mabasa niya ang mensahe ng asawa. Namutla pa siya at paulit-ulit na nagmura kung paano niya susolusyonan ngayon ang problema. Okay ka lang pare, parang mas naging problemado ka yata. Pinapauwi ka na ba ni Mrs.? Tanong ni Ricky na medyo tipsy na rin, dala ng kanina pa ito inom ng inom. Si Faith kasi. Oh, anong nangyari sa asawa mo? Gusto daw ng mangga. Eh di bilhan mo ng mangga, problema ba yun? Ang daming mangga dyan sa labas. Na ako daw ang nagtanim sa puno at kukuha ng bunga. Pagputol ni Rain sa dapat nasasabihin pa ni Ricky. Parehas pa silang nagkatitigan bago sumambulat ang halakhak ng kaibigan. Ang lakas ng tama ng asawa mo. Huwag mo nang pansinin ang asawa mo pare. Bilhan mo na lang ng mangga dyan sa labas. Question pa ng kaibigan ngunit napailing-iling si Rain. Hindi mo maintindihan pare. Mas malala pa si Faith kay mami kung magalit kapag hindi na ibigay ang gusto niya. Pwede ba akong tumuloy muna sa kondo mo? Ayoko talagang umuwi sa ngayon hanggat hindi lumilipas ang craving ng babaeng yun. Sambit ni Rain. Pare, parang hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Sabi pa ni Ricky nang nakataas ang isang kilay. Isang babaeng di makabasag pinggan si Faith kaya malabo sa imahinasyon ni Ricky ang sinasabi ng kaibigan. Wala nang nagawa pa sa Rain kundi ang isama si Ricky sa pamamahay niya. Sa bukana pa lang ng pintuan naroon na si Faith. Kumislap pa ang mga mata ng asawa nang makitang manggang hawak ni Rain. Ulan, nabili mo ba yung manggang gusto ko? Salubong nito agad sa kanya. Yeah. Alangan pa si Rain nang iabot ang plastic na puno ng mangga. Nangunot pa ang kilay ng babae bago tumingin sa dalawa. Ikaw nagtanim nito? Ikaw din pumitas? Kailan ka manganganak, Faith? Nakakatanga ka na kasi minsan. Usal ni Rain. Anong sinabi mo? Hindi ba ang gusto ko? Mangga na ikaw ang nagtanim. Lumamig na ang boses ni Faith at yun din ang oras na kinilabutan ng dalawang lalaki. Faith, napaka-imposible kasi ng gusto mo. Dahil gusto mo ng mangga na sa Rain ang nagtanim. Sa palagay mo ba, makakapagdala kami ng mangga ngayon? Buto pa lang yun kapag tinanim niya ng isang taon bago magkabunga. Singit ni Ricky sa dalawa. Kinakausap ba kita? Ikaw ba si Rain? Lumayas ka sa harapan ko. Maanghang pang sabi ni Faith na nagpalaglag lang sa panga ni Ricky. Ikaw. Duro ni Faith kay Rain. Dito ka sa labas matutulog. Sabay alis sa harapan ng dalawa at inilak ang pintuan. Naiwan ang dalawang lalaki na tulala at hindi makapaniwala. Si Faith ba talaga yun pare? Grabe, ibang iba sa babaeng nakilala ko noon. Bulong ni Ricky. I told you, mas nakakatakot siya sa mami. Muling bumukas ang pintuan at iniluwa nito si Faith na lumuluha. Namumula ang pisngi ng babae at panay ang singhot nito. Bakit ka umiiyak? Huwag mong sasabihin na may nagawa na naman ako. Tanong ni Rain. Hindi pa nakakasagot si Faith nang makarinig si Ricky at Rain ng pagkasanang barel. Nang lumingon sila sa likuran nila, bumungad sa kanila si Clementine na may hawak na shotgun. Nakaharap din kitang hudas ka? Hiyaw ng ina ni Rain. Mommy, ibaba mo yan. Diyos ko po. Baka makapatay ka, mami. Namumot lang sabi ni Rain habang pinipigilan ng ngising aso niyang ina. Makakapatay talaga ako dahil pinaiyak mo na naman ang asawa mo. Hiyaw ni Clementine sa anak at itinutok pa rito ang baril na hawak. Mami, pwede naman natin itong pag-usapan, hindi ba? Wala akong anak na katulad mo. Magsama kayo ng ama mong Judas.
Mahal naman, bakit mo naman ako dinadamay sa kalokohan ng anak mo? Heto pa ang katana at tadarin mo siya ng pinong-pino. Sabay abot ni Cloud ng katana sa asawa. Daddy, napaka-tridor mo talaga. Makita mo hindi mo makikita ang mga apo mo sa akin. Hiyaw na rin bago ito nagtatakbo palayo sa ina nang magsimula ng magpaputok si Clementine. Tumagal ang habulan nilang mag-ina hanggang sa mapagod sila. Kinausap nila ng masinsinan si Rain at inamin ng binata na lasing sila ni Faith nang mangyari yon. Naging maayos ang lahat at binigyan siya ng ina ng pangalawang pagkakataong ayusin ang buhay nito. Ngunit kapag nasaktan niya ulit si Faith, ay sisiguraduhin niyang hindi na niya ito makikita pa. Lumipas ng 2 buwan at mag-aapat na buwan ang siya ni Faith. Natapos na rin ang cravings nito na walang kasing lala. Nagkaroon din ng malaking pagbabago ang relasyon nilang dalawa. Naging masaya sila na rin at hindi na nga ito palaging galit kundi palagi siyang pinipeste. Faith, bakit parang naging makulimlim? Pagsisimula na rin habang nakatingin kay Faith na nagtatali ng buhok. Day off ni rin kaya mas pinili niyang pumirmi sa bahay. Makulimlim? Hindi naman ah. Ang tirik nga ng araw eh. Inusenteng sabi naman ni Faith pagkatapos sumilip sa labas ng bintana. Hindi. Makulimlim talaga, Faith. Maniwala ka sa akin. Ang alam ko, napakaliwanag niya noon. Pag-uulit pa ni rin pero naroon ang ising aso ng lalaki. Kumunot na ang kilay ni Faith habang nakatingin sa asawa. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit ang ganda mo? Pero bakit nga kasi makulimlim? Ang alin nga? Ang tirik nga ng araw. Hayop ka, talagang hinayupa ka? Bulyaw ni Faith nang ma-realize ang tinutukoy ni Rain. Pinagpapalo niya ito ng unan ngunit panaytawa lamang sa Rain. Tawanan lamang ang namayani sa loob ng silid nila ng araw na yon. Just kidding, babe. You're still beautiful kahit maging makulimlim. And these stretch marks, they're beautiful. Nangaakit pang bulong ni Rain. Namula at kinilig si Faith dahil sa sinabi ng asawa. Hindi na napigilan pa ni Faith nang siilin niya ng mabilis na halik si Rain sa labi. Ngumiti lamang sa kaniyang asawa at mas pinailalim nito ang halika nila. Sigurado na si Faith na mahal na niya ang asawa. Pwede na siguro tayong bumili ng mga gamit sa baby natin. Suwestiyon pa ni Rain na mas lalong nagpagala kay Faith. 2 oras lamang at nakarating na sila sa pinakamalapit na mall upang bumili ng mga gamit ng baby. Nakakaramdam ng pagkailang si Faith dahil hindi nila maiwanan ng tingin ang asawa niya. Nakaramdam siya ng selos kaya humigpit lalo ang kapit niya sa braso ni Rain. How about this? Wait, nagpa-check up ka na ba ulit? Makikita na siguro natin kung anong gender ng baby natin, hindi ba? Sambit ni Rain habang pumipili ng kulay ng pajama na hawak. Pwede na sigurong makita ang gender nila pero gusto ko sana neutral ang bibili nating kulay. Sagot naman ni Faith habang pumipili naman ng feeding bottles. Bumili na rin tayo ng maternity dress mo dahil napapansin ko parang unusual ang laki ng tiyan mo. Hindi kaya twins ang anak natin? Tsaka niya hinimas ang tiyan ni Faith na parang pakuan na sa laki. Nag-enjoy si Rain na kasama ang asawa sa ilang buwan na yon. Mas nakilala niya ito at nakakaramdam siya ng konsensya habang pinagmamasdan ngayon ang masayang mukha ni Faith. Bakas ang ligaya sa pagpili ng mga damit ng mga anak nila habang si Rain ay unti-unting kinakain ng matinding pagsisisi. Nag-vibrate pa ang cellphone niya sa loob ng bulsa kaya kinuha niya ito upang tignan. Mabilis na kumabog ang puso niya nang maalala ang nobya. Oo, nobya. May nobya siya na nasa ibang bansa at uuwi na ito ngayon. Nawala sa isip niyang tungkol rito, lalo na nang maging masaya siya sa piling ni Faith. Ulan, okay ka lang ba? May problema ba? Gusto mo bang umuwi na tayo? Nag-aalalang tanong ni Faith na mas lalong nagpabigat sa damdamin ni Rain. Stop that. Nahihirap ang bulong niya bago kinuha ang kamay ng asawa at hinalikan ito ng paulit-ulit. Ang alin? Nababaliw ka na talaga, Ulan. Wala naman akong ginagawa ah. Tigilan mo ng pagpapatibok sa puso ko, Faith. Maawa ka. Palagi na kitang naiisip at namimiss.
Okay. Mahal mo na ba ako? Diretsahang tanong ni Faith kahit nasa gitna sila ng department store. Hindi nakakibo sa Rain at nakatitig lamang kay Faith. He was taken aback dahil sa tanong ni Faith at hindi niya alam paano niya sasagutin yon. Gusto niyang burahin ang pagdaan ng lungkot sa mata ni Faith pero inunahan siya ng kaduwagan. Never mind. Naibulong ni Faith bago siya tumalikod sa asawa. Mas lalo pa siyang nasaktan ng hindi na nagsalita si Rain. Ano bang inaasahan niya? Hindi siya mahal ng asawa. Marahil dahil lamang sa anak nila, kaya ito bumait sa kanya. Umuwi silang dalawa na walang kibuan at parang bumalik lamang sa dati. Bababa na sana si Faith upang pumasok sa loob ng mansyon nang pigilan siya ni Rain. May sasabihin ka pa ba? Papanhit na sana ako para makapagpahinga. Aniya. I think... Kinakabahang sambit naman ni Rain. Na... Mahal na kita. I see. Gutom lang yan. Pambabali wala ni Faith sa asawa. Hinabol naman siya ni Rain hanggang sa makapasok sila sa loob ng mansyon. Faith, seryoso ako. Kung ano man ang nagawa ko noon, I'm sorry. Nadala lang ako ng galit ko sa mami mo. Wala naman sa akin yun, Rain. Masama talagang ginawa ni mami. At naiintindihan ko kung saan nagmumula ang galit mo. Ngumiti naman ang pilit si Faith nang sabihin yon. I love you, Faith. Can you give me a second chance? Itatama ko ang lahat. Pagsusumamo ni Rain. Nabigla ka lang siguro, Rain. Na-overwhelmed sa mga nangyayari sa atin ngayon. Faith naman, kung may totoo man dito, feelings ko yun. Nakita ko kung gaano kakabuting tao na iniwasan kong makita noon dahil sa galit ko sa mami mo. Nakita ko na ngayon ang nakita ni na mami at daddy sa'yo, pati na mga kaibigan ko na ilang beses kong pinatahimik. Nagsisisi ako kung bakit kita naggawang tratuhin ng hindi maganda, Faith. Babawi ako, pangako. Babawi ako. Seryosong sambit ni Rain bago niya hinalikan sa noo si Faith na nangingilid na ang luha ngayon. Hey, hindi ako nag-confess sa'yo para paiyakin ka. Parang gusto mo talagang mamaalam na ako. Alam mo naman kapag nalaman ni mami na umiyak ka, pasasabugin ako nun. Biro pa niya sa babae at niyakap ito ng sobrang higpit. Ibinaon naman ni Faith ang mukha sa dibdib ng asawa dahil sa pagtatago sa nakangiting labi dahil sa galak. Tahan na, okay? Sige na, ipagtatanim na kita ng mangga. Dagdag pa ni Rain. Ikaw kasi. Ano na naman ang ginawa ko? Umamin lang ako, Faith. Pero parang isang balde na naman ang iluluha mo. Kung awayin mo kasi ako, wagas. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin to? Paano kung tuluyan na akong mahulog sa'yo? Paano? Sambit ni Faith sa garalgal na boses. Wait, tama bang pagkakarinig ko? Gusto mo ko? Pangungumpirma na rin sa namimilog niyang mga mata. Wala akong sinabi. Nope, kasasabi mo lang, Faith. Umamin ka na sa akin. Mahal mo na rin ba ako? Pinamulahan pa si Faith ng mukha bago ito yumuko at pinaglaruan ang dulo ng damit ni Rain. Tell me, Faith, mahal mo na ba ako? Pagtatanong muli ni Rain, dahan-dahang tumango si Faith na mas lalong nagpangisi kay Rain. Binuhat niya pa ito ng biglaan na kinatili pa ni Faith dahil sa pagkabigla. Yes! Yes! Pangako, aayusin kong lahat. Nagyakapan sila habang panay ang pangasar sa isa't isa. Ito ang unang beses na maging magaan para kay Rain ang lahat. Itinatak niya sa isipan na gagawin niyang lahat upang makabawi sa lahat ng nagawa niya. Ayusin ang gusot na nagawa niya dahil sa matinding galit at kasakiman. Sabado ng umaga nang magpasya si Faith na bumisita sa ospital para sa check-up niya. Mag-isa lamang si Faith nang tumungo siya sa ospital dahil ayaw niyang makaistorbo. Kabadong-kabado siya habang hinihintay ang resulta ng ultrasound niya. Mami Agoncillo, gusto ko lang ipaalam sa'yo na congratulations.
ito ang unang beses na nakahawak ako ng gantong kondisyon. Sabi ng doktor na mas lalong nagpakaba kay Faith. Ano po ang ibig mong sabihin, Doc? May problema po ba sa pinagbubuntis ko? May kabamang nararamdaman pero masaya ang puso ni Faith lalo na sa malawak na ngiti ng doktor. Congratulations! Quadruplets ang mga anak mo! And mga lalaki sila! Anunsyo ng doktor na nagpanganga kay Faith. Tumulo ang mga luha ni Faith sa magkabilang pisngi dahil sa nalaman. Napahawak pa siya sa pakuan niyang tiyan kaya pala sobrang laki nito kahit na maglilimang buwan pa lang. Walang halong biro, Doc? Pero apa talagang nasa loob ng sinapupunan ko? Mga lalaki sila? Oo, pero mami, doble ingat lang ha dahil medyo komplikado ang ganyang kondisyon. Inumin mo on time ang mga vitamins na binigay ko. Huwag kang magbubuhat ng mabigat at iwasan ng stress. Paalala ng doktor. Tumango si Faith bago siya nagpaalam sa doktor. Hawak niyang resulta ng ultrasound at hindi mapatid ang malapad niyang ngiti. Isusurpresa niya mamaya sa rin tungkol sa anak nila. Dali-dali siyang umuwi ng bahay upang makapaghanda sa sorpresa niya para sa asawa. Sa kabilang banda naman ay ang problemadong si Rin dahil nasa harapan niya, ang babaeng ayaw na niya sanang makita pa. Tinapos na niya ang relasyon nila ilang linggo nang nakakaraan. Ngunit, heto ang babae at gumagawa ng iskandalo. Rin, hindi naman pwedeng ganito nahihiwalayin mo ako nang hindi ko alam ang dahilan. Nagpunta lang ako ng ibang bansa para tapusin ang trabaho ko. Tapos pag uwi ko, ganito ang isasalubong mo? Hinanakit ni Hannah. Si Hannah ang maglilimang buwang kasintahan ni Rin. Isa itong modelo at kinailangan niyang tumungo sa ibang bansa dahil sa sunod na project. Hannah, tigilan na lang natin. Dahil una pa lang naman ginagamit mo lang ako dahil sa connection ko. Pangalawa, totoo ang rumored sa'yo na nilandi mo ang matandang bilyonaryo na yon para sa project. Malamig na sabi ni Rin na hindi mababanaagang kahit na anong emosyon sa mukha. Hindi totoo ang balita tungkol sa amin, Rin. Hindi ko magagawa sa iyo yun. Maniwala ka sa akin, pakiusap. Pwede ba, Hannah? Huwag mo nang bilugin pa ang ulo ko. Alam ko na ang totoo. Kaya lumayas ka na sa harapan ko bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. Babala nito. Rin, makinig ka naman sa akin. Pagsusumamo pa nito. Leave. Rin, I said leave. Umalis ka sa harapan ko. At huwag ka nang babalik dito magpapakita sa akin. We're done. Dumagundong ang boses na Rin sa loob ng opisina niya. Ngunit ang kaninang maamong mukha ni Hannah ay napalitan ng bagsik at pagkamuhi. Tumili ito ng sobrang lakas at binasag ng walang pagdadalawang isip ang malapit na flower vase sa kanya. Sinubukan kong pakalmahin ang sitwasyon pero stop blaming me dahil nag-cheat ako? How about you, Rin? Anong tawag mo sa sarili mong nagpakasal sa ibang babae? Ani ni Hannah. Shut up! Manluloko ka rin, Rin. Wala kang pinagkaiba sa akin. Ang masama rito? Pinakasalan mo nga ba ang asawa mo dahil sa mahal mo o dahil lang... Shut up! Bakit, Rin? Ayaw mo bang ipamukha ko sa'yo na isa ka rin manluloko? Isang malaking gago. Pinagsabay mo kaming dalawa. Paano kung malaman kaya ng asawa mo na... Bigla na lamang nakaramdam ng matinding muhi si Rin. Nagdilim din ang paningin niya ng idamay ng babaeng asawa ay hindi niya napigilan ng sakalin ito at itulak sa pader. Namumula sa galit si Rin habang tumatawa naman ang walang patda si Hannah. Sige lang, magalit ka lang dahil hindi na ako makapaghintay na makita kayong maghiwalay ng pinakamamahal mong asawa. Panunuyapan ito. Subukan mo lang kantiin ang asawa ko. Kahit dulo lang ng buhok niya dadalhin talaga kita sa impyerno. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin. Dahil sa oras na makita kita, sisiguraduhin kong pagsisisihan mong lahat. Pagbabanta ni Rin bago padaskol na binitawan si Hannah. Napaupo ang babae sa malamig na lapag, habang habol ang sariling hininga. Kahit nanlalambot, pinilit niyang makatayo at makaalis sa lugar na yon. Ngunit bago siya makalabas ng opisina ng lalaki, sinumpa niyang pagsisisihan ni Rin ang ginawa nito sa kanya ngayon. Mag-aalas 9 na ng gabi ngunit wala pa rin si Rin.
kanina pa lumamig ang mga pagkaing niluto niya para sana sa sorpresa. 10 minuto lamang at mag-alas 10 na ngunit wala pa rin ito. Sinubukan na rin niyang tawagan sa numero ng lalaki ngunit hindi niya ito sinasagot. Nagsimula na rin mag-alala si Faith dahil ito ang unang beses na ginabi ang asawa. Pero hindi rin yun nagtagal nang makitang may paparating na sasakyan. Dali-daling lumapit si Faith upang salubungin ang lalaki. Ngunit nawala ang ngiti niya nang babae ang lumabas sa sasakyan. Sino ka? Salubong ni Faith sa babae na may katangkaran. Maputi, maganda, at higit sa lahat ay may magandang muka. Nakaramdam ng matinding insecurity si Faith dahil sa babaeng nasa harapan. Yaya ka ba niya? I'm sorry, naglasing kasi siya at hindi na talaga kinaya. Hinatid ko siya dahil delikado na sa labas. I'm sorry kung nakistorbo ako. Pangiinsulto ng babae kay Faith sabay tingin sa malaki niyang tiyan. Nainis si Faith dahil sa kagaspangan pa ng ugali ng babae. Asawa niya ako. Sabi ni Faith pero mas lalo lamang siyang nainis nang umakto ang babae na nasa harapan niya na tila nagulat. Naikuyom niya ang mga kamao dahil sa pagtitimpi. I thought wala siyang asawa. By the way, ako si Hannah, ang girlfriend niya for 6 months. Pagpapakilala nito. Namutla si Faith ngunit pinili niyang hindi ipakita ito sa babae. Parang pinunit ang puso niya nang marinig iyon. Ngunit ipiniling niya ang ulo dahil malaki ang tiwala niya sa asawa. Rain! Rain! Sabay tapik sa pisngi ng asawa. Rain, tara na. Panik na tayo sa loob ng bahay para makapagpahinga ka na. Sabi pa niya sa banayad na tinig. Nagmulat naman ang mata sa Rain at nang magtama ang mga mata nila, bigla na lamang umiyak sa Rain. Yumakap ito sa kanya ngunit sapat lamang upang hindi madamay ang tiyan niya. Salamat. Malamig na sabi ni Faith bago tinalikuran ng babae ngunit nakakadalawang hakbang pa lamang si Faith nang muling magsalita ang babae. Advice lang, bakit hindi mo subukang tignan sa registration kung totoo bang kasal kayo? Paano kung peke lang palang kasal niyong dalawa? Concern lang ako. Sambit ng babae. Huminga ng malalim si Faith bago siya bumaling sa babae. Nababasa niya ang matinding galit sa mga mata ng babae. Naroon din ang matinding puyos ng galit at inggit. Ginitian niya ito ng matamis bago nagsalita. Malaki ang tiwala ko kay Rain. Kung ano man ang nagawa niya, alam kong may mabigat na dahilan yun. Salamat sa paghatid sa asawa ko, Miss, whoever you are. Sabay talikod at hindi na muling nagsalita. Inihiga niya si Rain sa ibabaw ng kama nila bago tinanggal ang sapatos at damit ng asawa. Kumuha na rin siya ng planggana na may tubig at hinilamusa ng asawa. Love, I'm really sorry. Bulong ng asawa habang nakapikit. Hindi ko naman sinasadya. Ang alin, Rain? Alin ang hindi mo sinasadya? Pagkausap niya rito habang patuloy siya sa pagpupunas sa katawan. Mahal na mahal kita, love. Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga sinasadya. Pagsusumamo ng asawa habang patuloy pa din ang pagpatak ng mga luha niya. Malungkot nang umiti si Faith bago niya kinumutan ang asawa at hinalikan ito sa noo. Tumungo siya sa kabilang panig ng kama at doon humiga. Hindi niya makalimutan ang babae ngunit malaki ang tiwala niya kay Rain. Naramdaman pa niya ang pagyakap nito sa kanya at ang paghima sa malaki na niyang tiyan. Mahal na mahal ko kayo. Dahil sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ni Rain, ay unti-unti siyang nagising. Kinapakapapa niya ang pwesto ng asawa ngunit wala na ito. Sa sobrang takot niya ay dali-dali siyang nagmulat ng mata at bumangon. Dinamba siya ng matinding takot nang hindi mahagilap si Faith. Faith! Faith! Umagang-umaga ay nagsisigaw ito habang pababa sa hagdan. Bakit? Sagot naman ni Faith. May dala itong siyanse at plato na may laman ng pagkain. Nakahinga ng maluwag sa Rain nang masilayin ng asawa. Mabilis pa siya sa 4:00 na lumapit at niyakap ng mahigpit si Faith.
Ay, Tot. Na? Kagigising mo lang tapos bumangon ka na agad? Magpahinga ka muna sa kwarto ulit at tatawagin na lang kita kapag tapos na akong magluto. No. Pagmamatigas na rin at saka mas lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa asawa. May nagawa ka bang kasalanan kaya ka ganyan? Biro lang ni Faith pero ramdam niya ang paninigas ng katawan ni Rain. Nagpatay mali sa siya dahil unti-unti na naman siyang kinakain ng pag-iisip. Bumalik ka na sa kwarto. Ako nang bahala rito. Aniya niya ngunit tumunog ang doorbell sa may living room. Nagtinginan pa sila dahil hindi nila maisip kung sino ba ang dadalaw sa kanila ng ganito kaaga. Ako na. Bumalik ka na sa kwarto. Utos muli ni Faith. Wala nang nagawa pa sa rin kundi sundin ang asawa, pero masama ang kutob niya. Sa pagakit pa lang ng mahabang hagdan, isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nang lingunin ni rin ang asawa, bumulaga lamang sa kanya si Hana, na sapo-sapo ang kanang pisngi. Nagdilim ang paningin ni rin, kaya mabilis siyang bumaba at dinaluhan ang asawa. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba ang sinabi ko sa'yo huwag ka na magpapakita? Tumambad kay Rain ang mga litrato sa lapag. Nangatal siya nang makita kung sino ang nasa larawan. Siya habang katabi si Hana at hubot-hubad. Kinain siya ng matinding takot lalo na nang makita niya ang luha ang muka ng asawa. Faith, look at me. I can explain this. Isang malakas na sampalang natanggap ni Rain. Ngunit walang kasing sakit sa mga salitang lumabas sa bibig ni Faith. Tikom na nga ang bibig ko nang malaman kong peke ang kasal natin. Tapos ano na naman to? Ilan pa bang kasinungalingan ang dapat kong malaman ha? Ilan pa ba? Ilan pa ba, Rain? Sigaw ni Faith habang patuloy ang pagpatak ng masasaganang luha. Now you know. Binalaan na kita na manloloko ang asawa mo. But still, nagawa mo pa rin siyang pagkatiwalaan. Ganun ka ba katanga? Singit ni Hana sa kanila. Padaskol na lumingon sa Rain sa babae at mabilis itong sinakal. Hindi ba binalaan na kita na wag mo kaming guguluhin? Hindi ka ba nakakaintindi ha? Tagis ang bagang na Rain ang isigaw ito sa pagmumuka ni Hana. Ngunit ngiting aso lamang ang pumaskil sa labi nito. Magdusa tayong dalawa Rain. Ikaw at ako ay dapat lamang magsama hanggang impyerno. Tila nababaliw pang sambit nito. Binitawan ni Rain si Hana at muling bumalik kay Faith. Love, let me explain, okay? Please, let me explain. Hindi ko alam ang tungkol sa mga litratong to. Trust me, hindi ko alam. Pagsusumamo ni Rain sa asawa. Hindi mo alam? Hindi mo rin ba alam kung paano nagawa tong mga larawan? Paano mo nagagawa sa akin yun, Rain? Dahil ba sa anak ako ng babaeng sumira sa pamilya mo noon? Dahil ba sa galit ka sa akin kaya ganito ang ganti mo? Inintindi ko na nga na pinekay mo ang kasal kahit nagbuka akong tanga. Pero hindi kita kinumpronta. Alam mo kung bakit? Kasi mahal kita at gusto kong magmula dyan sa bibig mo kung bakit mo nagawa sa akin ang lahat ng ito. Hiyaw ni Faith na puno ng galit at sakit. Walang magawa sa rin kundi ang lumuha habang pinapanood kung paano nagbago ang tingin ng asawa sa kanya. I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya. Mas lalong namutla sa rin nang humalakhak si Faith ng malakas habang lumuluha. Parang dinudurog ang puso niya dahil sa nakikita. Ito na nga ba ang kinatatakutan niya ang humantong sa ganito ang lahat? Ang gago mo sa parte na hindi mo sinasadya kung nagawa mo ang gawin sa akin. Hindi mo sinasadya na pakasalan ako ng peke? Tapos ay hindi mo rin sinasadya na sumiping sa babaeng yan? Tell me, Rain. Umamin ka na sa akin. Ano mo ba siya? Faith, please. Mag-usap tayo ng maayos. Pagsusumamong pilit ni Rain ngunit hindi na natinag si Faith. Sabihin mo sa akin ng totoo. Kaano-ano mo siya? At anong relasyon niyong dalawa? Dumagundong ang boses ni Faith sa buong paligid. Umatras din ang mga luha ni Rain at mas lalong nangatog ang mga tuhod sa takot. Girlfriend. Mahinang bulong ni Rain. Nakaluhod na siya sa harapan ni Faith at nakahawak ang mga kamay niya sa kamay ng asawa.
Dito na lamang siya kumukuha ng lakas na hindi mawawala sa kanya si Faith. Since when? 6 months ago. Pero maniwala ka sa akin. Hihiwalayin ko siya dahil pinakasalan kita. Peking kasal. Walang ganang pagtatama ni Faith sa kanya. Maniwala ka sa akin, Faith. Wala akong alam sa mga litrato na yan. Wala akong alam. Bitawan mo ko rin. Ihatid mo na siya sa labas. At huwag mong hahayaang makatapak pa rito. Aniya pa sa malamig na boses. Oo. Nanlalambot na tumayo sa rin at saka niya hinila palabas ng mansyon si Hannah. Nagpapalagpay ito nung una at nagmatigas. Umalis ka na. Nasira mo ng lahat kaya sana masaya ka na. Umalis ka na utang na loob. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Bulyaw na rin kay Hannah. Bitawan mo ko. Marunong akong maglakad ano ba? Ito ang tatandaan mo rin. Isang araw, gigising ka na lamang na wala ng babaeng yan. Mark my words, magdurusa ka. Sambit ni Hannah. Hindi mangyayari yan. Dahil kung kailang lumuhod at magmakaawa pa ako sa asawa ko, gagawin ko. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita sa amin kahit kailan. Ani ni rin sa babae. Wala nang nagawa pa si Hannah kundi ang lisanin ang lugar ng mabigatang loob. Nagawa nga niyang bigyan ng lamat ang relasyon ng dalawa ngunit hindi siya masaya sa nangyari. Dali-dali ding bumalik sa rin sa loob ng bahay at naabutan si Faith na nakaupo sa sala. Tulala ito at tila malalim ang iniisip. Faith, I'm okay. Alam kong hindi ka okay. Ano nga bang pwede kong gawin para mawala ang sakit na nararamdaman mo? Huwag mo naman akong tignan ng ganyan, Faith. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Rain sa babae. Ang mga tingin ni Faith na puro galit at pagkamuhi. Ang dating tingin nito na masaya at puno ng pagmamahal ay nawala na parang iglap. Ang babaeng nasa harapan ni Rain ngayon ay walang pinagkaiba sa yelo dahil wala na itong emosyon. Tanging panlalamig na lamang ang makikita sa dating magagandang mga mata. Kapag ba sinabi kong pakawalan mo ko, gagawin mo? No, hindi pwede. Dito ka lang sa akin, hindi pwede. Mabilis na tanggi na rin sa babae. Muling bumalik ang takot sa puso na rin. Nanginginig pa siya ng hawakan ang mga kamay nito. Mga kamay na malapit nang bumitaw sa kanya. Ayusin kong lahat, Faith. But please, don't leave me, please. Unang beses na nagmakaawa sa rin sa babae. Umiyak, humagulhol. Ngunit wala nang maramdaman pa si Faith kundi ang disappointment at galit. Dumating na nga ang kinatatakutan ni Rain dahil kinabukasan, wala nang Faith ang bumungad sa umaga niya. Iniwan siya ng babae ng umaga na yon. Sinubukang hanapin ni Rain ang dalaga ngunit walang nakakita. Luhaan siyang naghintay gabi-gabi sa harapan ng pintuan. Umaasa na babalik si Faith ngunit hindi nangyari. Hindi siya nawala ng pag-asa at pinili pa rin Rain ang maghintay kay Faith kahit wala nang kasiguraduhan kung babalik pa ba ito. Hindi niya sinubukang hanapin o pwersahing ibalik si Faith dahil sa hiyang nararamdaman. Ang tanging magagawa na lamang na rin ay ang maghintay sa pagbabalik ng babaeng minamahal. Ilang tapik sa pisngi ng binatang si Rain ang natamo sa ina. Pagmulat pa lamang ng mga mata ni Rain, tumambad na sa kaniyang malungkot na ngiti ng ina. Mami, kanina ka pa ba? Dumating na ba si Faith? Binalikan na ba niya ako? Tanong niya sa ina na parang kahapon lang umalis ang asawa. Anak, it's been 4 years simula nang iwanan ka ni Faith. Puno ng pait ng umiti si Rain dahil sa sinabi ng ina nito sa kanya. Pinaikot pa niya ang paningin at naroon sa likuran ng ina ang ama niya na malungkot ding nakatingin sa kanya. Sinunod niyang binalingan ang tingin ng comforter sa katawan niya. 4 na taon na siyang palaging naghihintay kay Faith sa pintuan. Ngunit sa 4 na taon na ito, ni minsan ay hindi bumalik si Faith. Parang kahapon lang nang iwanan siya nito ngunit 4 na taon na pala ang lumipas. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo anak. Please, mabuhay ka naman para sa sarili mo.
Ayusin mo ang sarili mo, anak. Ayusin mo na. Baka huli na, anak. Baka hindi talaga siya para sa'yo. Lumuluhang sambit ni Clementine sa anak. Hindi na malay ni Rain ang pagpatak ng mga luha sa mata. Pinagbayaran niya ang nagawa kay Faith, ngunit tama ang ina nito. Hindi mo naman sinabi, Mami, na ganito pala kasakit mawala ng babaeng minamahal. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit halos mabaliw si Daddy nang mawala ka. Ang sakit, Mom. Sobrang sakit kasi ngayon ko lang napagtanto na ang sakit mawala ng taong mahal na mahal mo. Bumalik ka na, anak. Bumalik ka na sa amin ulit. Balang araw babalik din si Faith sa'yo. Isipin mo na lang na lessons ng Diyos sa'yo to upang maging matatag ka. Hindi na nagsalita pa si Rain bago sa yakap na mahigpit ang binigay sa kanya ng mga magulang, lalo na ang ama nito na nakaranas ng pinagdaraanan niya ngayon. Tama silang lahat, lalo na ang kaibigan nitong si Ricky. Masakit ang balik ng karma kapag sinaktan mo ang babaeng naging totoo sa'yo, kapag wala na doon mo palang makikita ang halaga. Sa kabilang banda naman, ay si Faith na problemado habang nasa harapang quadruplets niyang mga anak. May mga pasasapisngi at sugatan ng mga labi dahil sa pakikipag-away ng mga ito sa kaklase. Mama, we're sorry po kung nakipag-away kami kay Damulag. Hindi lang talaga namin nagustuhan ang sinabi niya. Paliwanag ng pangatlo niyang anak. Naipanganak ni Faith ang apat na anak ng ligtas. Ngunit napakahirap dahil apat ito at wala siyang naging katulong. Natatandaan pa niya ng gabing pinili niyang iwanan si Rain, alang-alang sa kanilang dalawa. Masyado nang basag ang relasyon nila at kailangan nilang magpahinga sandali. Wala na rin siyang naging balita sa binata dahil hindi na ito naging balita sa dyaryo at TV. Sinubukang bumalik ni Faith ngunit naunahan siya ng takot at kahihiyan. Apat na lalaki ang naging bunga ng pagmamahalan nila ni Rain. Ito ay sina Achilles, Eros, Aris at Atlas. Sila ang quadruplets baby na kamukhang kamukha ng ama at hindi niya may tatago kailanman. Hindi namin kasalanan, Ma, kung mahina siya. Sabi naman ni Atlas, ang anak niyang pinaglihin niya sa yelo dahil sa walang pakiramdam ito. Kung di ba naman siya tanga, Mama, itutulak niya si Eros dahil lang sa wala kaming Daddy? Magtul naman ang isa sa apat na si Aris, ang mini-mini Faith, pero kuha pa rin ito ang anger issue ng ama. Ikaw, Achilles, anong ipapaliwanag mo kay Mami? Hindi mo ba ipagtatanggol ang sarili mo? Tanong naman ni Faith sa panganay sa apat na si Achilles. Ito ang anak niyang mailap, tahimik at mature na ang pag-iisip sa edad na apat na taon. No, he deserves what he have done to him. He insulted us about being fatherless dahil lang sa may ama siya. I don't like tolerating that kind of shitty behavior, Mama. Magkapanindig na sambit ng anak niya. Ito ang kambal ni Rain, mula sa itsura at pag-ugali. Ngunit ito rin ang may pinakamalambot na puso sa mga anak niya. Nasapo na lamang ni Faith ang sariling ulo dahil sa stress dala ng mga anak. Wala na siyang nagawa kundi ang patawarin ng mga tiyanak na ito at gamutin ng mga sugat. Mama, di ba you promised us na pupunta tayong mall today? Gusto ko po sanang bumili ng bagong libro. Nahihiya pang sabi ni Eros ang bookworm niyang anak. Kailangan ko rin ng bagong sapatos, Mami, dahil sasali akong basketball. Singit naman ang anak na si Atlas, ang sport freak niyang anak. Eh kayong dalawa, wala ba kayong gustong bilhin, mga anak? Malambing niyang tanong kina Achilles at Aris. Nagtingin na naman ang dalawa at sabay ngumiti ng malapad. I need a new book about business, Mama. Si Achilles na magaling sa business kahit sa murang edad nito. Ito na nga ang nagmamanage sa maliit nilang tindahan, na isa na nga yung grocery store. I need flour po at toppings sa cake na order sa akin. Masiglang sabi naman ni Aris. Ito naman ang anak ni Faith na magaling sa kusina. Kahit sa murang edad, nakitaan niya ito ng galing sa pagbibake. Ang mga anak niyang may kanya-kanyang talento at pinagmamalaki niya ito. Binihisan niya ang apat at nagtungo na sila sa pinakamalapit na mall. Sa paglalakad nila,
Hindi akalain ni Faith na makakasalubong niya ang lalaking matagal nang hindi nakikita. Faith? Tawag pa nito sa pangalan niya bago nagbaba ng tingin sa mga anak niya. Gulat na gulat pa ang mukha nito, ngunit simpleng ngiti na lamang ang naibigay niya. Inanyayahan siya ni Thunder na mag-usap na malugod namang tinanggap ni Faith. Iniwan na muna niya ang mga anak sa playground sa mall upang makapag-usap sila ng maayos. So, kumusta ka na? Mga anak mo sila kay... Pagsisimula ni Thunder. Oo, anak sila ng kuya mo. Diretsahang sambit naman ni Faith. Alam ba ni kuya ang tungkol sa mga anak niyo? I'm sorry, wala akong alam sa nangyari sa'yo ng Hudas na yun. Dahil nag-aral ako sa ibang bansa at wala rin akong naging koneksyon dito. Kakauwi ko lang at mamaya pa ako magpapakita sa kanila. Paliwanag naman ni Thunder bago pinaglaruan ang baso ng kape sa harapan. Tapos na rin naman yun, Thunder. Tsaka isa pa, masaya naman kami. At alam kong masaya na rin ang kuya mo. May bahid namang lungkot sa tono ng boses ni Faith. Para bang may malaking bato na humarang sa lalamunan niya matapos sabihin yun. Paano si kuya? Hindi mo ba ipapaalam ang tungkol sa mga anak niyo? Hindi ba siya hinahanap ng mga pamangkin ko? Hindi ko alam kung anong pinagmula ng away niyo, pero pwede bang kausapin mo si kuya? Hindi ko alam kung pa... Naputol ang pag-uusap ni na Thunder at Faith nang bumungad sa kanilang dalawa si Rain, na namumula ang mga mata. Bakas pa ang luha sa gilid ng pisngi habang hawak ang mga anak nila. Faith? Hagulhul pa nito matapos banggitin ang pangalan ng babae. We found Daddy! Sabay-sabay panghiyaw ng mga anak nila. Umaga, nang mapagpasyahan ni Rain ang tumungo sa mall upang bumili ng gamit para sa anak nila ni Faith. Isa na ito sa naging routine ni Rain sa tuwing uuwi siya galing trabaho. Sa pagpili ng mga laruan, may isang batang pinapagalitan ng sales lady. Alam mo ba na badang magnakaw? Bakit mo kinukuha ang laruan na to? Alam mo ba kung gaano to kamahal? Tingnan mo nga, mukha kang hampas lupa. Haras ng sales lady sa inosenteng bata. May kaunting kirot sa puso ni Rain habang pinapanood ang pagtaas-baba ng balikat ng bata. Hindi ko naman ninanakaw. Gusto ko lang makita. Katwiran pa ng batang lalaki. Dala ng inis, sinubukan pang pagbuhatan ng kamay ng sales lady ang bata. Dito na lumapit si Rain upang makialam. I want to talk to your manager now. Utos ni Rain sa sales lady na nagtatagis ang bagang. Sir, anak niyo pala. I'm sorry, hindi ko po sinasadya. Iyak ng sales lady ngunit hindi makaramdam ng awa si Rain. Pinalis niya ito sa trabaho. Gusto niyang alisin ang lahat ng tangang sales lady dahil lamang sa bata. Kumalma lang si Rain ang maramdaman niyang hawak ng batang lalaki sa kamay niya. Nang magbaba siya ng tingin, bumungad sa kanya ang carbon copy. Napamulagat siya habang nakatingin sa sariling mukha. Daddy ko? Lumuluhang sambit ng batang lalaki. Hindi na malayo ni Rain ang sunod-sunod na pagpatak ng luha. Napaluhod siya sa harapan nito, tsaka niya niyakap ng sobrang higpit. Hindi na niya kailangan pa ng DNA, dahil ang batang nasa harapan ay ang anak niya. Daddy? Daddy namin? Bigkas pa ng tatlo sa likuran ni Rain. Bumitaw si Rain sa anak at lumingon at bumungad sa kaniyang tatlo pang kamuka. Lumuluha at sabay-sabay tumakbo patungo sa kanya. Oh God! Naibulong na rin tsaka tumingin sa apat na batang lumuluha. Sabi ko na eh, makikita ka namin dito. Naramdaman namin na makikita ka namin, Daddy. Bakit po ba ang tagal mo po? Sabi pa ng mga ito. I'm sorry. Patawarin niyo akong mga anak. Patawad. Hagulhol ni Rain habang yakap ang mga anak. Hindi inalintana ang mga matang nanunood sa kanila. Walang kibuan sina Faith at Rain habang katabi ang mga anak na walang sawa sa pagkukwento tungkol sa bagay-bagay. Hanggang sa makarating sila sa bahay ng mga magulang ni Rain na nag-alaga sa kanya. Naabutan pa nilang mag-asawa na naghahabulan ng itak. Gulat pa ang mga ito nang makita sila.
nabitawan ni Clementine ang itak ng makita ang mga bata. Napahagulhol ito at dali-daling dinaluhan si Faith ng mahigpit na yakap. Faith, it's been 4 years. Salamat at bumalik ka na. Salamat sa Diyos at mawawala na ako ng sakit sa ulo. Salamat. Pakikuha ng Satanas na yan dahil hindi na yan hudas. 4 na taon na akong nagtitiis dyan. Sabi ni Clementine habang lumuluha pero natawa na lang si Faith dahil hindi pa rin nagbabago ang ginang. Tito. Naiiyak pang bulong ni Faith nang yakapin din siya ni Cloud na may luha sa mata. Apo ko sila? Oh God. Ulap, tignan mo. Ang mga apo natin. Unang buga, 4 agad. Tignan mo, kamukhang kamukha sila ng hinayupak mong anak. Panay pa rin ang tulo ng luha ni Clementine habang pinapaulanan ng halik ang 4 na bata. You're so gorgeous, Abuela. Bola ni Eros. Abuelo, you're so handsomest like me. Bola pa ni Aris. Ngayon alam ko na, saan ko naman ang ganda kong lalaki? Parang matanda pang sabi ni Atlas. Humalakhak ang lahat dahil sa kalokohan ng mga anak nila. Pero hindi nagsalita si Achilles bagkus ay kumapit lang ito sa kamay ni Thunder. I don't know them. Anito na nagpabusangot sa mga kapatid niya. Natawa na lamang silang lahat dahil kakaiba talaga si Achilles. Kinuha na muna ni Clementine at Cloud ang mga apo upang makapag-usap ang dalawa. Noong una ay wala silang kibuan ngunit kalaunay yumakap si Faith ng sobrang higpit kay Rain. I'm back, love. Hagulhol nito. Lumuluhang yumakap pabalik sa Rain sa babae bago hinalikan ng noon ang babae ng paulit-ulit. Welcome back, my love. Wala nang aalis. Wala nang maglalayas, okay? Handa ka na bang pakinggan ang paliwanag ko? Umiling si Faith ng paulit-ulit at mas hinigpitan ang yakap kay Rain. Sapat na ang 4 na taon na nagkahiwalay sila. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, ay mananatili sa nakaraan. I don't care, ulan ko. Ang mahalaga magkasama na tayo ngayon. God, hindi na ako maghihintay, diba? Hindi na ulit ako maghihintay sa harap ng pintuan kung kailan ka uuwi. Bumigat ang loob ni Faith nang marinig ang pagsusumamo nito. Parang nabasag ang puso niya sa nakikita ngayon kay Rain. Upang maibsan ang sakit at pangungulila ng lalaki, siya na ang kumabig sa ulo nito upang magdikit ang kanilang mga labi. Hindi na, hinding-hindi na pangako. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. At heto si Faith, nangungulila sa pagkawala ni Rain. 2 dekada nang lumipas, at naging masaya sila bilang mag-asawa. Sila na lamang ang magkasama sa buhay dahil ang mga hinayupak nilang anak ay may mga sarili ng buhay. Lumuluha pang nagtirik ng kandila si Faith katabi ng larawan ng asawang Siren. Humahagulhol pa siya ng sobrang lakas dahil hindi niya matanggap. Love naman, hindi ka lang nabili ng gusto mong pagkain. Ibinurol mo na agad ako. Reklamo ni Reina kabababa lang, dala ang bunso nilang anak na 2 taon na si Athena. Oh, Diyos ko, kinakausap ako ng kaluluwa ng taksil kong asawa. Ikaw na po ang bahala sa kaniya pakiusap. Sabi pa ni Faith. Love naman, itigil mo yan. Pag ako namatay ng maaga, huwag kang mag-alala. Isasama kita agad. Tumaas ang kilay ni Faith nang marinig yon sa asawa. Otomatikong umatras ang luha niya sabay irap na lang pagkatapos niyang hipa ng kandila na ginamit niya. As if naman sasama ako sa'yo. Tsaka love, ang ganda ng langit no? Aniya pa kay Rain. Oo, kaya umakyat ka na. Bara naman ni Rain na mas lalong nagpainis kay Faith. Lumapit si Faith sa mag-ama niya at kinuha ang nag-iisang anak na babae. 5 minuto na lang at bagong taon na. Ngunit wala pa rin ang mga anak nila. Hindi ba uuwi ang mga yon? Tanong ni Faith sa asawa. Bakit akong tinatanong mo? Pakialam ko sa mga anak mo. Ang mahalaga lang sa akin ay si Athena. Sabi naman ni Rain. Ah, ganun ba, Daddy? So wala ka talagang pakialam sa anak mong numero unong basketball player sa Pinas? Bungad ng anak nilang si Atlas. Sunod-sunod na ang pagpasok ng mga anak nila dalang malalaking regalo.
Yumakap naman ang mga ito sa kanila at hinalikan si Faith sa pisngi. Wala kang pakialam sa numero unong chef ng Pinas, Daddy? Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatikim ng specialty ko. Sambit naman ni Eros. Wala akong pakialam sa'yo, Daddy. As long as mahal ako ni Mami. Si Aris naman ang nagsalita. Hinihintay naman nilang lahat ang mayabang na banat ngunit wala. Dahil isa lamang siyang may-ari ng pinakamalaking library sa Pinas. Sabay-sabay pa silang bumaling kay Aquiles na nakangiti sa cellphone niya. Tumaas pa ang kilay ni Faith dahil tila may nakakatawa sa cellphone nito. Don't mind her, Mommy. In love kasi siya sa bodyguard niyang siga pa sa kanya. Si Eros na ang nagsalita. Bakit hindi niya sinabi sa akin? May pagtatampo pa sa boses ni Faith. Kasi nga, Mommy, masiga pa sa amin yung babae. Tsaka sinuntok nga siya at ayaw sa kanya dahil sa pagiging yelo niya. Si Atlas na ang sumagot. Tumango-tango na lang si Faith at hindi na pinakialaman pa ang problema ng mga anak. Sabay-sabay silang kumain sa mahabang lamesa habang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Matapos ang hapunan ng pamilya, tumungo si Faith sa labas ng veranda upang manood ng magagandang fireworks. Yumakap sa kanya si Rain at niyakap siya ng mahigpit. Natapos ang New Year nang magkayakap sina Faith at Rain habang nakatingin sa magagandang fireworks sa kalangitan. Magkayakap nilang sinalubong ang bagong taon kasama ang mga anak nilang pinaglihi sa sama ng loob. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Inday series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!